Huwag na huwag po kayong maniwala once na ganito yung sinasabi ng lalaki. Ang kailangan nyo ditong paniwalaan is may something wrong talaga sa kanya. Na for sure, may babae yan. So ang dapat ninyong gawin dito ay... Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is payong kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is gawain na pinapaasa ka lang ng lalaki sa wala. Oh my goodness. My God. Ito. So, ito mga utol. Alam nyo ba na may mga gawain din na dapat ninyong tignan sa mga lalaki na which is yung mga gawain na ito ay mauuwi lang din sa wala. Na yung hindi mo alam ay pinapaasa ka lang. Na yung hindi mo alam is pinapasarap niya lang yung buhay mo sa ngayon pero yung kahahantungan is wala. Na yung tipong may kailangan lang siya sa'yo. Na yung tipo nagagamitin ka lang. Oh no! So ano ba yung mga gawain na ito na para sa simula pa lang ay malalaman nyo na na yung patutunguhan pala ng relationship na ito is wala. So ito mga utula, kailangan nyo talaga itong panoorin na para mabigyan na rin kayo ng kaalaman na baka yung partner mo is wala ka palang future dito. Hanggang sa pagsawaan ka lang. Hanggang sa makuha niya na yung lahat-lahat and then iiwan ka. And then yung lalaki na ito is wala rin palang kapangapangarap. Okay? So ito mga utula, ano ba yung mga gawain ng mga lalaki na para sa umpisa pa lang is malalaman nyo na. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, dinadaan ka sa material. Yes. Ito mga utol, kapag nasasimula pa lang ng relationship or let's say naliligaw pa lang sa'yo yung isang lalaki and then dinadaan ka palagi sa material or sa kung anumang mga bagay-bagay na palagi kanyang pinapadalhan, palagi kanyang binibigyan, palagi kanyang binibilhan na kung ano-ano dyan. Yung tipong wala kang masasabi. Na yung tipong masasabi mo rin sa sarili mo na, uy, ang swerte ko na sa lalaking ito. Binibigyan niya lahat-lahat. Lalong-lalo na yung mga gusto mo. And then yung isa pa dito utol is, pati yung luho mo ay binibili niya. Okay? So ito ha, kailangan yung mag-ingat dito. Yes, masasabi niyo talaga na napakaswerte mo na. Pero ito mga utol ha, kailangan mong paghandaan kung ano yung kapalit nito. Kuya Kiko, handang-handa na ako dyan kasi alam ko yung kapalit dito is yung katawan ko. So kaya ko namang ibigay sa kanya. Okay, so ito mga utol, kayang-kaya mo nga ibigay sa kanya. Kayang-kaya mo siyang paligayahin. Pero ito, mark my word, pagsawaan ka niyan. Kung katawan mo lang yung habol niya. Kasi ito mga utol ha, walang tumatagal na relationship kung last or katawan mo lang yung habol niya. Which is walang love na namamagitan. Dinadaan ka sa mga material o sa mga bagay-bagay dahil gusto ka niyang makuha ka agad-agad. Dito ka mabubulagan eh. Kasi like I said ganina na masasabi mo talaga din sa sarili mo na napakaswerte mo sa kanya. Na yung sa tingin mo is may ahon ka sa kahirapan. Na yung tingin mo isang parang wala ka nang gagastusin. Siya at siya na lang yung bibili. Na hindi ka na rin magpakahirap. Kahit hindi ka na magtatrabaho. Pero ganun pa man mga utol. Iba pa rin talaga yung panliligaw na pinaparamdam sa'yo ng isang tao, ng isang lalaki. Hana, mararamdaman mo talaga na minamahal ka. Hindi gamit ng ibang bagay. Hindi sa in a way na bibigyan ka ng material. Yung tipong nararamdaman mo na kahit presensya niya lang is nandyan siya, may pagkikare, iniingatan ka. Sinusuportahan ka emotionally. Yes. Hindi yung sinusuportahan niya utol kung ano yung mga luho mo. Kasi again, ha, lagi mong tandaan, may kapalit po yan, no, which is katawan mo lang. Ha, kagaya nga niyan sa mga, alam nyo yung mga models,
yung ginagawa ng mga kalalakihan, lalong-lalo na yung mga mayayaman, is actually, yung binibigay na luho is just a bait lang. Or pail lang yan, mga utol. Na once na kumagat na yung babae, mahuhulog yung loob ng babae, magagamit at magagamit ka na ng lalaki. Pero yung hindi mo alam is, yun nga pala, may asawa, hindi rin naman tatagal, which is for the meantime lang. Or pansamantala na kaligayahan. So huwag nyo pong sayangin yung oras or yung panahon nyo dito, utol. Lagi ninyong tandaan, babae po kayo, na dapat diamond. Hayong pag-ahalin tulad ninyo sa inyong sarili. Kailangan ninyo itong ingatan at papahalagahan. Okay? So yun, and then ito. Yung pangalawa natin is pangako or puro pangako. Yes. Ito rin, mga utol, sa umpisa pa lang, kung pinapangakuan ka na palagi ng lalaki ng mga future plans, yes, alam mo ba, ganito, may mga plano ako, na once na magsama tayo, isang gagala tayo, pupunta tayo sa ganito, iikot tayo, or iikutin natin yung buong mundo. Bang! Yung tipong ganun, utol, na bibilhan mo siya or bibilhan ka niya. Ano, mga bagay-bagay, yes, bibilhin na ipapuntahin kita sa ganitong lugar, malang araw, mabibili ko rin yan para sa'yo. Yung mga ganun, utol, na puro pangako, na kung nararamdaman mo isang, or kung nakikita mo sa sarili niya na hindi niya pa na-build yung status ng buhay niya, kung nakikita mo na wala pa siyang naipundar, naku po, mag-ingat ka na rin dyan, utol, kasi mauuwi lang din sa wala yung relationship ninyo. Na buong akala mo is may aasahan ka, yung pala ay wala. O, so mag-ingat din kayo, ha, kung puro talaga pangako yung binibitawan ng lalaki, dahil yung isang pangako ay nakakabulag din. Okay, so yun. And then ito, yung pangatlo natin is aayusin ko muna yung problema ko. Yes, isa pa ito, mga utol, na kailangan nyo rin paghandaan. Na once lang yung isang lalaki ay nagsasabi ng ganito, let's say may other woman siya, or let's say sa in a relationship kayo, pero nawawala na siya ng gana, and then bigla na lang nagsabi na, pasensya na, may aayusin lang ako. May problema lang ako sa buhay ko, may problema lang ako sa family ko. Huwag na huwag po kayong maniwala sa ganito. Kasi una sa lahat, once na may problema yung mga partner ninyo, wala siya dapat na ibang unang lalapitan, kundi ikaw na partner niya. Kapag inilihim niya ito sa'yo, utol, nasasabihin niya na wala, may problema lang ako. Hayaan mo muna ako, gusto ko muna makapag-isip-isip. May something wrong yan, lalong-lalo na sa relationship ninyo. Na yung tipo talaga na maybe hindi niya na nagugustuhan kung ano yung meron sa inyo. And then yung isa pa dyan is, for sure, may third party yan. Kasi yung lalaki, hindi naman niya agad basta-basta nakakalas yan kapag walang ibang babae. Yes po. Ha, again, mga utol, ha, huwag na huwag po kayong maniwala once na ganito yung sinasabi ng lalaki. Ang kailangan nyo ditong paniwalaan is may something wrong talaga sa kanya, na for sure may babae yan. So ang dapat yung gawin dito ay kayo na mismo ang kumalas. Once na hinihinga na kayo ng space ng lalaki, dahil wala kang aasahan dito, utol, maghihintay ka lang sa wala. So if I were you, unahan mo na, kalasan mo. Pag humihingi siya ng space, space lang yung hinihingi niya. Pero yung ikaw, yung hihingin mo dito ay yung pagkalas sa kanya. Pero again, utol, ah, wag mong hingin, gawin mo. Ha? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is pahiram muna ng pera. Yes. Lalong-lalo na sa mga OFWs natin dyan, na yung mga partner nila ay nandito sa Pinas. Ito, mga utol, ah, lagi ninyong tandaan na yung lalaki or yung mga partner ninyo na lalaki or yung mga manliligaw ninyo na lalaki, kapag walang-wala, sobrang walang-wala pa sa inyo na mga kababaihan, atrasan nyo na po yan. Kasi kapag nakikita mo na yung lalaki, lalong-lalo na na nasa anong edad na, 30s pataas, kapag wala pa rin siyang naipundar, umatras ka na dyan, lalong-lalo na hinihiraman ka na. Kasi again, ha, ang lalaki na nagmamahal ay mahihiya at mahihiya yan na hihiram sa partner niya, lalong-lalo na kapag minamahal niya. Kasi ganun pa man, mga utol, ha, kaming mga lalaki ay provider. Kami dapat yung nagsusuporta sa pamilya. Kapag nakikita mo sa relationship ninyo na ikaw mismo na babae yung nagtataguyod
ng pamilya ninyo, and then yung lalaki is palamunin, nagsusugal pa, may bisyo, naku po, wala ka talaga magandang future na makukuha dito. No, which is, aasa ka lang din sa wala. Okay? So, ganun pa man, lalo na sa mga hindi nyo pa na-met. Sasabihan kayo ng mga lalaki na pahiram muna, or magpadala ka ng pera, isang tatayo tayo ng negosyo dito. And then, para pag-uwi mo is for good na. Para hindi ka nababalik dyan. Pero yung hindi mo alam, utol, ay nanakawin lang din pala yung pera mo. After 2 weeks, 3 weeks, bigla siyang mawawala. Boom! Diba? At saka una sa lahat, utol, ha, ito pa ulit-ulit kong sinasabi. Huwag na huwag kayong mag-invest, lalong-lalo na sa pera talaga. Kapag hindi nyo pa asawa yung isang lalaki. Ha, kasi ganun pa man, lagi ninyong isipin talaga sa umpisa pa lang, bago kayo magpadala, what if kung magkahiwalay kami neto? Paano ko makukuha yung pera o yung mga ari-arian, ha, na pinagkasabutan ninyong dalawa? Yes, mas lalo ka lang mahihirapan kumalas, utol. Mas lalo lang itong magpapahirap sa'yo. Okay? So yun lang po, mga utol, ha, na kailangan mo talagang ingatan or iwasan din yung mga ganitong gawain ng lalaki. Kasi for sure, aasa at aasa ka lang din sa wala. Now, which is, masasayang lang din yung oras mo. Ha, kung may halaga yung oras or yung buhay mo, utol, ha, pahalagaan mo talaga ng sobra. Huwag mong sayangin. So yun lang po, mga utol, ha, sana yung nakatulong talaga yung video na ito. So ingat po kayo, ha. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi. Kaya nga hindi.